Pinapakaswerte po ng mga bagong henerasyon na maabutan ang ganitong klaseng istruktura ng sinaunang panahon ng ating mga ninuno. Grabe oh. Wow. Napakaganda. Welcome back mga kachapsuy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Narito ang aming team at papunta kami ngayon sa isa sa pinakamatanda, pinakamaganda at pinakamakasaysayang istruktura ng bayan ng Lauang, ang Batag Island Lighthouse. Ang Batag Island Lighthouse ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang barangay ng Batag, ang Barangay Marubay at Kabadyangan. Pero ayon sa ating pagtatanong, ito raw talaga ay sakop pa ng teritoryo ng Barangay Marubay. Aray! Ala! Ano? Ano ba yan? Natumba kami! Ayan mga kachapsoy, natumba po kami. Medyo madalunot. Madalunot? Medyo madulas po yung daan dahil yung kanila pong lupa dito, yung lupa po ng kanilang papunta ng parula ay ano, galot. Ano ba sa Tagalog yung galot? Maligat. Palawan. Parang palawan pala. Comment down mga kachapsi ko anong Tagalog ng galot. Ayan si ate, pinagtatawanan kami. Nagtanong na rin kami mga kachapsi ng daan dahil hindi namin talaga kabisado. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang parula ng Batag ay itinayo di umano noong 1907 ng mga Amerikano pagkatapos itayo ang Manigin Island at Cape Bulinao Lighthouse. Dagdag pa, itinayo ito ng mga Amerikano noong American Colonial Period na matibay laban sa mga kalamidad at digmaan. Layunin ng pagtatayo ng parulang ito ay upang pailawan ang karagatan na kayang abutin ng ilaw ng parula. Aray, aray, ala, ala. Ayan, ano ba yan? Tumba na naman. Ayan mga kachapsoy. Itinulak na lang yung scooter. Ayan, makalawang beses na po kami natumba. At sana wala ng pangatlo. Dahil hindi ko nakakayanin pa. May rayuma na ako. Sinasabing ang pangunahing layunin ng pagtatayo ng parola ay upang bantayan ang masasakyang pandagat, barko man o iba't ibang masasakyang pandagat, lalo na ang mga sasakyang kahinahinala na maaring mga kalaban na papasok ng ating bansa. Sa paraang ito, makapaghahanda ang mga Amerikano sa mga maaring maging kalaban upang nang sa gayon ay madali nilang magapi ang mga paparating na mga kalaban. Pero ang totoo mga kachapsoy, mabuti pa yung mga Amerikano na kapaghahanda sila sa mga paparating na kalaban. Kami talagang hindi kami makapaghahanda mga kachapsoy. Ang dalo-dalo, no? Huh? Ayan, paalala lang po para po sa mga dadayo dito at dadalaw mga turista man o lokal na turista. Ingat po sa pagpunta dito dahil talaga pong madulas na madulas po yung kanilang daan. Dahil lupa po ito. Hindi po ito yung karaniwang lupa. Ito po yung tinatawag sa Waray na galot. Aywan ko, ano bang Tagalog ng galot? Basta, comment down mga kachapsoy. Ayan o. Para sa inyong kaalaman mga kachapsoy, ang parola po ay itinayo noong 1907. Ito ay may taas na 30.8 meters o 101 feet. Ang hugis po nito ay cylindrical tower with double balcony and lantern. Ito po ay walang pintura at ito ay natalaga ng probinsya ng Northern Samar bilang National Historical Landmark. Ang parula po ay pinailawan noong 1907 hanggang pumasok ang taong 2000. At noong 2006, nasira ang mga pailaw nito dahil sa bagyong Milenio, kung kaya ito po ay na-deactivate. Ang focal height ng ilaw ng parula ay tinatayang nasa 95.4 meters o 313 feet. Ito rin ay may third order dioptric lens at may range na 25 miles o 40.2 kilometer mula sa mismong tower. Sa makatuwid, maliwanag na maliwanag po ang ilaw ng parula at malayo po ang naaabot nito.
Ayon nga sa mga residente ng Karatig Barangay at kahit ang aking mismong tatay at ang aking lolo ay nagsasabing abot hanggang sa aming barangay, sa barangay magsaysay ang liwanag o ilaw ng parola. Isa pa sa napansin ko mga kachapsoy dito sa daan patungo sa parola ay ang maraming pananimpo ng mga gulayan at ikong ano-ano pa ng mga magsasaka. Isa pa sa napansin ko yung mga baloktot na puno ng niyog. Kagaya ng relasyon ninyo, baloktot. Ay, hala, hala. Hala, na, ano ba yan? Tumba na naman tayo. Ayan mga kachapsoy, panaplas ako nito mamaya. Ultrapas nito ang katapat. Naratingan natin yung parula, baldado naman tayo. So ayan mga kachapsoy, andito na kami oh. Charan! At ayan mga kachapsoy, narating na nga namin ang parula. Ito pa akyat na po kami mga kachapsoy dahil nasa mataas pong bahagi yung ano, kinalalagyan po talaga ng parula. Ayan oh. Medyo maano po yung mabato po yung daan. Ayan, sa unang tingin mga kachapsoy, medyo kung mapapansin ninyo, mapapahanga talaga kayo mga kachapsoy. Napakataas po ng parola. Konkreto po, pati po yung mga may gusali po dito mga kachapsoy. Mamaya libutin natin yan. Tara, akyat muna tayo. Ang kagandahan po dito, malinis po ang lugar dahil may namamahala po dito. At ang unang namahala nga po dito ay tinatawag na Lolo Idroso. At ngayon po ay taga Marubay po yung namamahala sa kasalukuyan. Wow, grabe mga kachapsoy. Ang ganda sa malapitan, no? Wow. Ito po yung paligid ng parola mga kachapsoy. Ito po ay pangatlong balik ko na po dito. Pero sa tuwing babalik pa ako dito, wala po talaga akong ibang nasabi kundi wow. Grabe, napakaswerte po ng mga bagong henerasyon na maabutan ang ganitong klaseng istruktura ng sinaunang panahon ng ating mga ninuno. Grabe oh. Wow. Napakaganda mga kachapsoy. So ayan, papasok na kami. Akyatin namin ang lighthouse. Ayan mga kachapsoy, kung mapapansin ninyo, unti-unti na pong nasisira yung pundasyon. Ayan, nakalabas na po yung mga bakal. At ang inyong maestruwaray po ay nagdala po talaga ng tubig dahil siguradong ano, hihingalin tayo dito. Ayan, ano, sayang nakalabas na po yung mga anong bakal. Ayan mga kachapsoy, paikot po yung hagdan. Wow, pataas ng pataas. Grabe mga kachapsoy. Hindi pa man natin narating yung pinakatuktok pero hinihingal na ako. Tapos pansin ko lang mga kachapsoy, pasikip na pasikip po yung sa pakiramdam yung ano, yung pag-akyat. Medyo ano ano din po sa ulo. Matawag dito masakit. O ayan, unang pasilip mga kachapsoy. Yan o. Pansin ko lang mga kachapsoy, medyo marumi po yung paakyat ng parola. At yung mga bakal po medyo kinakalawang na po, nag-umpisa na pong kalawangin. At yung iba nga po ay nakakalas na po sa ano, sa pagkakadikit sa bakal. Pangalawang silip mga kachapsoy, tingnan nyo. Yan oh. Pangatlong silip. Ayan mga kachapsoy, pataas ng pataas, pahingal ng pahingal at pasikip ng pasikip sa dibdib. Medyo kapus po sa hangin dahil iwan ko mga kachapsoy, kinakabahan din po kasi ako. Pang-apat. Paliit ng paliit. Mga kachapsoy, nais ko lang sabihin sa inyo kung ano po yung nararamdaman natin ngayon. Medyo naghalo po yung excitement at saka kaba mga kachapsoy. Kinakabahan tayo mga kachapsoy. At natanaw rin namin. Nakakalula mga kachapsoy. Ayan o. Ayan mga kachapsoy o. Mula dito sa taas, ito po dito yung tanawin dito sa Batag Lighthouse. Grabe o. Nakakalula mga kachapsoy. At ayan o. Ayan, ayan mga kachapsoy. Yung mga niyog na baog. Parang ano na lang. Parang mga dahon na lang ng ano.
Grabe mga kachapsoy, kung may takot po kayo sa matataas na lugar, hindi po ninyo kakayanin. Napakataas po talaga. Ayan o, tanaw na po dito yung buong bayan. Grabe, lalo naman po siguro kung may teleskop po kayong gamit. Wow. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami ngayon sa Batang Lighthouse. At ito dito sa likod ko, kung makikita ninyo mga kachapsoy, ayan o. Ganito po kataas dito yung Batang Lighthouse. Grabisyus. Ito po sa kabila o mga kachapsoy, tingnan ninyo. Ayan o. Wow. Grabisyus o. Grabe, ang taas. Mga kachapsoy o. Tingnan ninyo yung... Ayan mga kachapsoy, oh. Ito po dito yung Batang Lighthouse. At ayan yung mga kasama ko, oh. Ayan mga kachapsoy. Ayan. May isang palapag pa siguro ito dito papunta sa taas mga kachapsoy. Ito po yung hagdan, no? Kaso nga lang po hindi na po kami umakit dahil ayan, sera na po yung pinakahagdan na nagdurugtong papunta sa taas. Ito, yan na po siguro yung pinakatoktok mga kachapsoy. Sayang. Ayan, no? Yung mga bakal po nakaano na po, natanggal na po. Ayan mga kachapsoy, nandito na po kami sa baba at kung mapapansin ninyo, ayan o, naglabasa na po yung mga bakal sa puste, yung puste po sa gitna ng ano ng pinakasentro po ng parola, yung pundasyon po. Ayan o, yung mga puste po, naglabasa na po yung mga bakal at wala na po yung pinakaposte sa gitna. Ako sayang mga kachapsoy, pag nagtagal masisira ito. Ayan mga kachapsoy, pinasok po namin yung katapat na gusali ng parola. Ano kayang gusali ito mga kachapsoy? Para siyang opisina. Ayan o, may mga kwarto. At dito sa gawing ito mga kachapsoy, ayan o, kita yung dagat. Samut-saring mga kwento ang nakadikit sa maalamat na parolang ito mga kachapsoy. Mula sa mga karasan, hiyawan at halakhakan ng mga taong natira rito at ano nga ba ang naging epekto ng parola sa buhay ng mga batag nun. Gaya ng sinasabi ng ilan na ang parola ay nagsisilbing ilaw upang maging gabay ng mga malalakbay sa laot. Nagsilbing ilaw din ba kaya ito sa mga buhay ng mga residente ng Batang Island? Ayan mga kachapsoy, pansin ko lang sayang naman po ang dami-dami pong mga nakasulat sa dingding sa buong paligid po ng parola mula po dito hanggang sa tower po mismo. Nakalulungkot lang pong isipin mga kachapsoy na ginagawa po ito ng bagong henerasyon at hindi po nila nakikita ang tunay na halaga at kontribusyon po ng parolang ito sa ating kasaysayan at sa ating mga buhay. Hindi ko po lubos maisip ang naging buhay ng mga taong nanatili rito noong unang panahon ng digmaan mga kachapsoy. Marami pong mga naglalarong katanungan sa aking isipan, gaano ba katotoo na may mga nakatagong kayamanan dito mga kachapsoy? Ikinakabit nga rin po mga kachapsoy ng ilang mga matatanda sa bayan, yung maalamat na Yamashita Treasure dito sa Batang Island, lalo na po dito sa Batang Island Lighthouse. Gaano nga ba katotoo yung mga kwento ng karahasan dito? Ilan nga ba ang totoong bilang ng mga namatay dito mga kachapsoy? At ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kwento ng kababalaghan dito? Kagaya ng ilalim ng gusalang ito mga kachapsoy, pinaniniwalaan ng ilan na dito daw ay may tunnel papunta sa isang napakalaki at napakaraming kayamanan. Gaano nga ba ito katotoo? Hindi na masasagot ang ating mga katanungan mga kachapsoy dahil ngayon ang buong parola ay nababalot na ng katahimikan at ang mga piraso ng bato, mga dingding at istrukturang narito na lamang ang mga piping saksi sa mga tunay na naganap sa kasaysayan ng Batang Island. Sa huli, ang hiling ko na lamang sana ay mapreserba ito dahil ito ay tunay na pamana ng ating lahi.